Nakaposas ang mga kamay ni Ira nang bumaba siya sa sasakyan. Sinalubong pa nga siya ng mga tao na sa kanya ay nag-aabang. Mahahalata ang galit ng mga ito. Kinukot siya si Ira ng mga ito bilang malandi at mamamatay tao. Inalalayan naman na siya ng dalawang police guard para pumasok sa gusali ng bilibid. Sa araw na yon ay dinala na nga sa piitan ang 23 anyos na si Ira matapos siyang mahatulan bilang guilty sa kaso na kanyang kinakaharap. Inalis ang mga posas ni Ira bago siya tuluyang ipasok sa bilangguan kung saan niya pagdudusahan ang isang malagim na kasalanan. Ang buong akala niya ay matatapos na ang pangungutya sa kanya ng mga tao. Pero hanggang doon sa kulungan ay matinding pang-aapi ang kanyang naranasan. Kabit ka na nga ni Mayor, tapos mamamatay tao ka pa. Galit kami ditong lahat sa mamatay tao na katulad mo. Walang nagawa si Ira kundi tanggapin ang galit ng mga babaeng kakosa. Nagawa siya nitong sa bunutan at tadyakan. Napaiyak na lamang ang dalaga sa matinding pananakit na kanyang naranasan. Pilit niyang siniksik ang sarili sa isang sulok. Kahit paano ay tumigil na rin ang pananakit sa kanya matapos nasitahin ng jail guard ang mga ito. Nasa mahigit isang oras din na nanatili doon sa sulok ang dalaga at nagawa na nga niyang makatulog. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay wala na ang mga babaeng kakosa na nanakit sa kanya. Hanggang sa isang babae ang lumapit sa kanya. Ira ang pangalan mo, diba? Nandun na silang lahat sa cafeteria at kumakain. Halika na, Ira. Siguradong gutom na gutom ka na rin. Napatingin lang si Ira sa naturang babae. Ngumiti ito sa kanya. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan katulad ng ginawa nila. Ako pala si Gina. Huwag ka na mag-alala. Kakampi mo ko. Hindi ko hayaan na saktan ka ulit nila. Halika na. Sumabay ka na sa akin kumain. Dahil na rin sa sobrang gutom ay nagtiwala rin si Ira kay Gina at sumama nga siya dito. Halos wala na ngang tao doon sa cafeteria dahil tapos nang kumain ang lahat ng babaeng bilanggo. Magkasabay na kumain sina Ira at Gina. Doon ay hindi na rin napigilan na magsalita ni Gina. Pag nanakaw ang kaso ko, nagnakaw ako sa isang convenience store sa bayan. Nagnakaw ako ng dalawang lata ng gatas na para sana sa anak ko. Pero nahuli ako ng may-ari at pinakulong. Nakakatawa, diba? Hindi naman alam ni Ira ang kanyang magiging reaksyon. Nagtanong naman si Gina. Ikaw, Ira, kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung ano ang naging kaso mo? Nagbuntong hininga si Ira. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ikwento ang mga nangyari dahil ang mga nangyari ay ang bagay na gusto na niyang kalimutan. Pero nakita niya na naghihintay ng sagot ang kakosa niyang si Gina. Nakapatay ako ng tao. Pumatay ako ng tao dahil sa pag-ibig. Hindi naman makapaniwala si Gina sa kanyang narinig. Matipid na ngumiti si Ira at makikita ang matinding lungkot sa mga mata nito. May boyfriend ako na nag-aral sa Maynila. Tuwing bakasyon, nauwi siya dito sa Santa Clarita. Hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral. Sobrang proud ako sa kanya. Kasi alam mo naman na bihira lang dito sa probinsya natin ang nakakatapos ng kolehiyo. At sa kabila ng narating niya, hindi pa rin siya nakalimot. Binalikan pa rin niya ang pinanggalingan niya. Binalikan pa rin niya ang mga taong pinangakuan niya. Balikan natin ang nakaraan. Kuya David, sa akin po lahat to? Sambit ng binatilyong si Dante. Sumagot naman ng 24 anyos na si David. Ano ka ba? Huwag kang selfish. Hatian mo ang mga pinsan mo. Doon sa bahay ng pamilya de la Cruz ay masaya ang lahat sa pagbabalik ng panganay na anak na si David. Galing kasi ito sa Maynila dahil doon ito nagtatrabaho. Nagkaroon lang ito ng isang buwan na bakasyon kaya bumalik ito doon sa kanilang probinsya sa bayan ng Santa Clarita. Tuwang-tuwa ang mga magulang at kapatid ni David
dahil sa dami ng kanyang pasalubong. Pati na rin ang iba niyang pinsan at kaanak ay nandoon din sa kanilang bahay. Hindi rin nawala ng pasalubong ang mga ito. Lumapit kay David ang dalagita niyang pinsan na si Anna. Kuya David, wala ka bang binili na bag? Kasi tingnan mo tong bag na binigay sa amin ni Mayor Edwin Sanchez. Isang buwan pa lang nasira na. Nalungkot naman si David sa nakita niyang sirang bag. Naku, anong nangyari dito? Teka, kaya naman pala. Mababang klase ng materyales lang pala kasi ang ginamit dito kaya madaling nasira. Huwag kayo mag-alala. Pagbalik ko sa Maynila, bibili ako ng bag niyong lahat. Tapos ipapadala ko na lang kay Tito Freddy pag umuwi siya dito. Basta mag-aral kayo mabuti ha. Tuwang-tuwa ang mga estudyanteng pinsan ni David dahil sa pangako na binitiwan nito. Hindi man kasi ganun kalaki ang kinikita ni David sa kanyang pagtatrabaho, pero nandoon pa rin ang kanyang pagtitiis para lang maibigay ang pangangailangan ng mga mahal niya sa buhay. Habang nagbibigaya ng pasalubong doon sa loob ng bahay, ay isang dalaga ang nasa labas nito. Mula doon ay pilit nitong sinusulyapan ang kaganapan sa loob ng tahanan ng pamilya de la Cruz. Nandoon ang kanyang kasabikan sa tao na gusto niyang makita, hanggang sa napansin nga siya ni Nanay Perla. Ira, nandyan ka pala. Halika, pumasok ka dito sa loob. Ngumiti na nahihiya si Ira at agad na rin na pumasok sa loob ng bahay. David anak, may naghahanap sa iyo. Nandito si Ira. Malaki ang ngiti ni Ira nang makita niya ang binatang si David. Lumingon si David at nagtama ang kanilang mga mata. Bakit miss? May kailangan ka ba sa akin? Napatigil si Ira sa kanyang narinig at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Tumalikod siya at pinili niyang lumabas na ng bahay. Kaagad naman siyang hinabol ng binata. Doon sa labas ng bahay ay nahawakan nito ang braso ng dalaga. Ira, sandali lang. Ikaw naman, di ka na mabiro. Naiinis na hinarap ni Ira ang binata. Kung makapagsalita ka kanina, parang kinalimutan mo na ako. Lalo pang tumawa si David. Huwag ka nang magalit. Sorry na. Sa dami ng tao dito sa Santa Clarita, ikaw ang pinaka-imposible kong makalimutan. Bumalik na rin ang ngiti ni Ira at niyakap pa nga siya ng binatang si David ng napakahigpit. Matapos nga ang mahigit isang taon na pananatili ni David sa Maynila, ay muli silang nagkita ng dalagang kasintahan. Doon sa balkonahe ng bahay ay saglit silang tumambay. Tingnan mo tong mga damit na to. Siguradong bagay sa iyo ang mga to. Sambit ni David habang binibigay ang mga pasalubong na para kay Ira. Tuwang-tuwa naman ang dalaga. Ang gaganda ng mga to, David. Sobrang salamat talaga. Sumagot pa si David. Simula ngayon, huwag mo na akong tatawagin David. Tawagin mo na akong David. Napakunot ang noo ni Ira at bahagya siyang tumawa. Tumigil ka nga, porke nagtatrabaho ka na sa Maynila. Babaguhin mo na ang pangalan mo. Bahala ka dyan, basta kahit na anong mangyari, David pa rin ang itatawag namin sa iyo. Natawa na lang din ang binata, hanggang sa napansin niya ang relo na nakasuot sa kanyang kasintahan. Kinuha niya ang braso nito. Teka, bakit may suot kang ganito? Mahal to ah. Nasa mahigit 20 mil ang presyo nito sa Maynila. Kahit ako, hindi ko kayang bumili nito. Kaagad na inagaw ni Ira ang kanyang braso at bahagya itong tinago. Ano kasi, pinahiram lang sa akin to ng pinsan kong si Elise. Di ba kasi nagtatrabaho sa Saudi ang papa niya? Tumango naman si David. Huwag ka mag-alala. Kung hiniram mo lang ang relo na yan, meron naman ako ibibigay sa'yo. Tumayo si David at pumwesto sa likuran ni Ira. Sinuot niya sa dalaga ang isang napakagandang kwintas kung saan may pendant ito na korteng puso. Ilang buwan ko rin pinag-ipunan na mabili ito. Kasi ito talagang gusto kong ibigay na sorpresa sa iyo. Napangiti na naluluha si Ira sa ganda ng kwintas na binigay sa kanya ng kanyang nobyo. Sobrang ganda nito, David. Parang nahihiya akong tanggapin to. Hinawakan ni David ang mga kamay ni Ira at tiningnan ito sa mata.
masasaktan ako pag nakita kong hindi mo susuot ang kwintes na yan. Ira, mahal kita. Kaya handa akong ibigay ang mga bagay na kahit hindi mo hinihingi. Alam mo naman yun, di ba? Doon ay dumaloy ang mga luha ni Ira at pinahid naman ito ng binata. Hinaplos ni David ang pisngi ng dalaga at unti-unti ay hinagkan niya ito sa labi. Matapos niyon ay nakangiti silang pareho habang nakatitig sa mata ng isa't isa. Teka lang, sakto at umalis pala saglit sila mama. Kaya wala tayong kasama dito sa bahay. Tara muna sa kwarto. Namiss lang talaga kita. Natawa na lang din si Ira sa naisip ng kanyang nobyo, pero sumama pa rin siya dito. Doon sa loob ng kwarto ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Pero sa sandaling yon ay mas marahas ang naturang halik kung saan makikita ang kasabikan nilang pareho sa isa't isa. Naramdaman na lang ni Ira na isa-isa nang naaalis ni David ang kanyang mga damit at binagsak nila ang kanilang mga katawan doon sa kama na gawa sa kawayan. At doon nga ay namutawi ang isang mainit na kaganapan kung saan mas naipapadama nila ang kanilang mainit na pagmamahalan. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Ganun ko kamahal si David. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Naging mahirap para sa amin ang setup ng relasyon namin kasi nga nandun siya sa Maynila nagtatrabaho. Matipid na ngumiti si Ira sa kakosa niyang si Gina. Mahirap naman kasi talaga kapag magkalayo kayo ng taong mahal mo. Naranasan ko din yan at sobrang naiintindihan kita. Huminga ng malalim si Ira. Ewan ko ba? Para lang mabuhay tayo, kailangan pa nating lumayo sa mga mahal natin sa buhay. Sa totoo lang, kaya ko naman siyang pigilan na umalis eh. At alam kong susundin niya kung anong sasabihin ko. Pero hindi ko ginawa. Kasi ayokong pigilan siya sa pangarap niya. Alam mo ba kung ano na lang ang ginawa ko? Sinulit namin ang isang buwan na bakasyon niya dito sa probinsya. Halos walang araw na hindi kami magkasama. Palagi kaming namamasyal. Tapos madalas kami naliligo sa ilog kasama ang iba pa naming mga kababata. Yung mga ganong sandali, para bang ayaw ko nang matapos. Kasi nakikita kong masaya si David. Nakikita kong masaya kami sa isa't isa. Bumalik tayo sa nakaraan. Ayos ka lang ba? Natatawang tanong ni David sa nobya niyang si Ira. Kahihinto lang ng Ferris wheel na sinakyan nila doon sa bayan. Nataon din kasi na piyesta ng Santa Clarita nang magbakasyon doon ang binatang si David. At sa mga ganong pagkakataon ay hindi mawawala ang peryahan sa bayan. Paraan na din ito ng kasalukuyang alkalde para makuhang muli ang boto ng mamamayan sa nalalapit na eleksyon. Inalalayan ni David ang kanyang nobya pababanga sa Ferris wheel. Marahan pa siyang kinurot nito sa braso. Nakakainis ka. Ang sabi mo hindi mabilis yung under ng Ferris wheel. Sinungaling ka talaga. Paano kung nahulog ako doon sa taas? Natawa naman si David. Sorry na. Hindi ko rin naman akalain na mabilis pala ang andar ng Ferris wheel na yan. Doon kasi sa Maynila, mabagal lang naman ang andar ng mga ganyan. Huwag ka na magalit sa akin. At saka, hindi naman kita hayaan na mahulog doon. Basta kasama mo ko. Asahan mo na walang masamang mangyayari sa'yo. Umirap pa ang dalaga at tinalikuran ang binatang kasintahan. Ewan ko sa'yo, nakakainis ka talaga. Niyakap naman siya ni David mula sa kanyang likuran. Sorry na talaga. Huwag ka na magtampo. Babawi na lang ako sa'yo. Tingnan mo dun no, may palabunatan doon. Inakbayan ni David si Ira at nagtungo nga sila sa isang dako ng peryahan kung saan may nagkukumpulan na tao. Doon ay nagaganap ang palabunutan na sinubukan naman na magkasintahan. Nataon naman na nagawang manalo ni David sa palabunutan. Tuwang-tuwa silang pareho lalo pa nga ang dalaga. David, yung puting kalapati, yun na lang ang kunin natin. Tinuro nga ni David ang gusto ng kanyang nobya. Manong, yung puting kalapati na lang po ang kukunin namin. Nilagay nga ito sa maliit na kulungan at binigay sa magkasintahan.
Agad naman itong nilabas ni Ira sa maliit na kulungan. David, tingnan mo. Ang ganda niya. Diba, ganito yung mga pinapalipad kapag may kasalan? Napakunot ang noo ni David. Ganyan ba yun? Hindi ko rin kasi alam. Kasi nung kinasal ako sa Maynila, wala namang ganyan doon sa seremonye. Napatingin ng matalim si Ira sa binata. Anong sabi mo? Doon ay tumawa naman ng malakas si David. Inakbayan niya pa si Ira. Galit ka na naman. Ikaw talaga hindi ka na mabiro. Paano naman ako ikakasal doon sa Maynila ay nandito sa probinsya yung babaeng pakakasalan ko? Sinuyo pa ni David si Ira sa pamamagitan ng makailang beses na paghalik sa pisngi ng dalaga. Ewan ko talaga sa'yo. Palagi mo na lang ako niluloko. Sumagot pa si David. At least, biro lang naman yung panluloko na ginagawa ko sa'yo. Natawa na lang din si Ira at muling kinurot sa tagiliran ang binatang kasintahan. Hanggang sa dumating doon sa gitna ng peryahan ang isang magarang kotse. Bumaba doon ang isang babae na nasa 30 na ang edad. Ito ay walang iba kundi si Mrs. Julie Sanchez. Asawa ito ng kasalukuyang alkalde ng Santa Clarita. Ira, tingnan mo. Diba siya yung asawa ni Mayor Edwin Sanchez? Saglit na napatigil si Ira sa pangalan na kanyang narinig. Sa paglingon niya ay nakita niya nga ang mayamang ginang. David, dali ka na. Umalis na tayo dito. Hahatakin na sana ni Ira si David pero hindi sinasadya na nakawala pa ang napanalunan nilang puting kalapati. Naku, teka lang. Akong bahala dyan, uhulihin ko. Sambit ni David na agad tumakbo para habulin ang lumipad na kalapati. Gusto pa sana itong pigilan ni Ira. David, hayaan mo na yan. Umalis na tayo dito. Pero hindi na siya narinig pa ng binata. Sa muling paglingon ni Ira sa First Lady ng Santa Clarita ay nakita niyang nakatingin na ito sa kanya. Lumakad palapit sa dalaga si Mrs. Julie Sanchez. Kasama pa nito ang dalawang lalaking tauhan. Seryoso niyang tiningnan si Ira. Kinakabahan naman na bumati ang dalaga. Magandang hapon po, Mrs. Sanchez. Seryoso na sumagot si Mrs. Sanchez. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Parang pinapakita mo lang na hindi ako nagkakamali sa mga hinala ko. Akala mo ba hindi ako nakakahalata? Huwag mo lang hintayin na makakuha ko ng sapat na ebidensya. Dahil oras na mangyari yun, hindi ko na lang alam kung anong magagawa ko sa iyo pati na rin sa pamilya mo. Napayuko na lamang si Ira. Umirap si Mrs. Sanchez at agad nang nilagpasan ang dalaga. Halos hindi makagalaw si Ira dahil sa takot. Para ba siyang napako sa kanyang kinatatayuan? Hanggang sa binalikan na nga siya ni David na nagawa ng mahuli ang puting kalapati. Ira, nakita ko na kinausap ka ni Mrs. Sanchez. Kakilala ka pala niya? Tumango na nakangiti si Ira. Oo, di ba naikwento ko na sa'yo na nagtrabaho ako ng ilang buwan sa mansyon nila? Teka, mabuti na lang at nahuli mo tong kalapati. Halika na, umuwi na tayo. Medyo masakit na kasi ang paa ko sa kakalakad. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Mabuti na lang at pumayag si Colonel na magsama tayo dito sa selda ko. Wala na rin kasi akong kasama dito. Nakalaya na siya nitong nakaraang linggo lang kaya bakante na yung higaan sa baba. Tapos ako naman, dito naman ako sa taas. Sambit ni Gina na bumalik nga sila sa selda matapos nilang maghapunan. Napangiti si Ira ng pagmasdan niya ang naturang selda. Kahit paano ay maayos ito kumpara doon sa una niyang pinasukan kanina. Gina, parang mas komportable ako dito. Tapos may bintana pa dito sa tabi oh. Kahit paano, masisikatan tayo ng araw. Ngumiti si Gina sa dalaga. Bukas ng umaga, makikita mo ang bundok dyan sa bintana. Siguradong matutuwa ka. Halika na, matulog na tayo. Bukas sihiram tayo kay Warden ng mga gamit para magamot kayo mga natamumong sugat. Kaagad na rin na nahiga si Ira sa kanyang higaan. Nang patayin ni Gina ang ilaw, ay bumalot na nga ang dilim sa naturang silid. Hindi pa kaagad nakatulog si Ira. Napapaisip pa rin siya sa mga nangyari.
hindi pa nga naiwasan na dumaloy ang kanyang mga luha. Pero nandoon pa rin siya at umaasa na muli silang magkikita ng lalaking minamahal niya ng sobra. Bumalik tayo sa nakaraan. Ira, mabuti naman at pinayagan ka ng Tita Linda mo kanina. Kinabahan talaga ako kasi parang ang sungit na naman niya kanina eh. Sambit ng kaibigan ni Ira na si Feli. Sumagot naman si Ira. Medyo mainit kasi ang ulo ni Tia Linda kasi nga natalo na naman sa sabungan ang Tio Henry ko. Doon ay pareho silang tumawa ni Feli. Bata pa lang kasi si Ira ay wala na ang kanyang mga magulang at kinupkup na lamang siya ng kanyang tiyahin na si Linda. Teka, luto na siguro tong sinaing natin. Sambit ni Ira. Nang araw na yon ay nandoon nga sila sa ilog kasama si David at iba pa nilang mga kababata doon sa probinsya. Nandoon sila para maligo at doon na rin mananghalian. Habang nakaupo doon sa malaking bato sina Ira at Feli, ay sabay-sabay na nagpaunahan pa na lumangoy ang mga kalalakihan palapit sa dalawang dalaga. Katulad dati ay si David pa rin ang nauna. Ibang klase ka talaga, David. Para ka pa rin isda hanggang ngayon. Kaya siguro in love na in love sa iyo itong si Ira. Kasi di ba paborito ni Ira ang kumain ng isda? Kasunod niyon ay ang tawanan nilang lahat. Natawa na lang din si Ira na napapailing at nang magtama ang mga mata nila ni David ay kumindat pa sa kanya ito. Nagtanong naman si Feli. David, kailan palang balik mo sa Maynila? Sumagot naman si David at sinabing sa katapusan ng buwan pa ang kanyang biyahe para bumalik sa trabaho sa Maynila. Nagbiro pa si Estong na isa rin nilang kababata. Eh bakit hindi mo pa isama sa Maynila itong si Ira? Total may trabaho ka naman doon. Pwede na kayong magsama tapos kapag nakaipon, pwede na rin kayong magpakasal. Si Feli naman ang sumagot. Ikaw talaga, Estong? Akala mo siguro madali ang buhay sa Maynila. Hanggang sa muling nagtalunan ang magkakaibigan sa ilog, niyaya naman na ni David si Ira. Ira, tara na. Bakit di ka pa rin naliligo? Ang sarap pa naman ng tubig. Sumagot naman si Ira. Eh di ba hindi nga ako nakapagdala ng damit ko dahil mainit ang ulo kanina ni Tia Linda? Doon lang din ito naalala ni David. Oo nga pala no. Eh di sasama na lang muna kita dito. Naupo si David sa tabi ng dalaga at hinawakan pa niya ang kamay nito. Babe, naisip ko lang din. Parang may punto si Estong ah. Total may trabaho naman ako sa Maynila. Ayaw mo bang sumama sa akin doon? Hahanap tayo ng bahay na pwede natin matiran. Tapos kapag nakaipon, pwede na rin tayo magpakasal at bumuo ng pamilya. Nasa tamang edad na rin naman na tayong pareho para maging mag-asawa, diba? Napatigil si Ira at bahagya siyang tumawa. Teka lang David ah, nabibigla ako sa mga sinasabi mo. Hindi kasi madali na basa-basa tayong magsasama. Lalo pa't ikaw lang ang nagtatrabaho. Sumagot naman si David. Kaya naman kitang buhayin. Magdodoble kayo dako para sa ating dalawa. Kaysa naman na ginagawa ka pa rin alila ng Tia Lindo mo doon sa bahay nila. Doon sa Maynila, pwede ka rin magtrabaho. Magtutulungan tayong dalawa. Nagbuntong hininga ang dalaga. Pero David, hindi naman kasi ako nakatapos ng pag-aaral hindi gaya mo. Sa palagay ko, hindi pa kasi itong pagkakataon para sumama ako sa iyo. Tumingin sa mga mata niya ang binata. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Ilang segundo pa bago sumagot si Ira. Huwag sanang sumama ang loob mo sa pagtanggi na ginawa ko. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Bakit ka tumanggi na sumama kay David? Di ba mahal mo naman siya? Tanong ni Gina kay Ira. Nang sandaling yon ay magkasabay nga silang nag-aalmusal doon sa cafeteria sa Bilibid. Sumagot naman si Ira. Mahal ko si David. Pero hindi kasi madali ang gusto niya. Lalo pa sa katayuan ko ng mga panahon na yun. Napakunot ang noo ni Gina. Katayuan? Teka, naguguluhan ako, Ira. Anong ibig mong sabihin? Napaiwas ng tingin si Ira at napabuntong hininga.
Sa ilang taon kasi na pananatili ni David sa Maynila, marami siyang naranasan doon. At lahat yun, naikwento niya sa akin. Pero habang wala siya, marami rin nangyari sa buhay ko dito sa Santa Clarita. At ang lahat ng yun, nilihim ko kay David. Nang sandaling yun, parang nalalabuan na nga ako sa kahihinat na ng relasyon namin. Totoong mahal ko si David. Mahal namin ang isa't isa. Pero ang hirap lang kasi parang hindi na pwede. Kasi sa panahon na yun, may nagmamay-ari na sa aking iba. Sobrang natigilan naman si Gina sa mga huling salita na binitiwan ni Ira. Bumalik tayo sa nakaraan. Manong, ito po ang bayad ko. Sambit ni Ira sa tricycle driver na naghatid sa kanya. Matapos niyon ay nagmamadali na nga ang dalaga na pumasok sa isang magandang bahay na nasa liblib na parte ng probinsya. Ma'am Ira, good morning po. Sambit pa ng isang kasambahay na kanyang nakasalubong. Ngumiti lang dito si Ira hanggang sa makapasok na nga siya sa loob ng bahay. Doon ay nakita niya ang isang gwapo at mayamang lalaki na nasa edad 30. Nakaupo ito doon sa sala at may hawak na isang bote ng beer. Ito ay walang iba kundi ang alkalde ng Santa Clarita na si Edwin Sanchez. Edwin, nandito ka pala. Tumingin sa kanya si Edwin. Kagabi pa. Nagtaka nga ako kung bakit wala ka dito sa bahay na binili ko para sa'yo. Sumagot naman ang dalaga. Umuwi kasi muna ako sa bahay ni Tia Linda. Naisip ko kasi na hindi mo rin naman ako masyadong mabibisita dito dahil nga nasabi mong magiging abala ka sa pangangampanya para sa eleksyon. Teka, kumain ka na ba? Magpapahanda ako kay Yaya Lumen ng agahan natin. Tumayo si Edwin at humawak sa bewang ng dalaga. Pinagmasdan niya ang malaanghel na kagandahan ni Ira. Di bali na, busog pa naman ako. Namiss lang talaga kita. Hinatakpan ni Edwin ang dalaga at hinalikan sa labi. Mahahalata sa naturang halik ang kasabikan ng alkalde sa magandang dalaga na umabot pa nga hanggang sa balikat. Bahagyang tumawa si Ira. Edwin, ano ka ba? Baka makita tayo ng mga katulong dito. Nakakahiya. Ngumiti si Edwin at siningit pa ang ilang hibla ng buhok ni Ira sa likod ng tenga nito. Bakit? Hindi mo ba ako na-miss? Natawa na napapailing na lang si Ira sa kakulitan ng alkalde. Hanggang sa napatigil si Edwin nang makita niya ang kwintas na suot ng dalaga. Teka, bakit may suot kang ganito? Kanino galing ang kwintas na to? Medyo mamahalin to ah. May paghihinala pa sa mga tingin ng alkalde. Kinakabahan na nag-isip kaagad ng idadahilan si Ira. Kay Elisito, yung pinsan ko, hiniram ko lang sa kanya. Bigay kasi ito ng papa niya na nagtatrabaho sa Saudi. Umirap ang mayamang alkalde. Ibalik mo na yan sa kanya. Sa susunod, ayoko makikitang suot mo pa ang kwintas na yan. Bibilan na lang kita ng mas mahal pa dyan. Napaiwas ng tingin si Ira at tumango na lang. Halika, tara mo na sa kwarto. Sobrang namiss lang talaga kita. Natatawa na napapailing na lang si Ira. Magkasabay nga na umakyat sa kwarto ang magkalaguyo. Pagpasok pa lang doon ay marahas na halik na ang pinadama ng alkalde kay Ira. Wala namang pagpalag na ginawa ang dalaga. Isa-isang inalis ni Mayor Edwin ang damit ni Ira at tinulak niya ito sa malaki at malambot na kama. Nahiga rin doon si Edwin at muling naglapat ang kanilang mga labi. Nang sandaling yon ay patungo na sila sa isang mainit na kaganapan nang biglang tumunog ang cellphone ng mayamang alkalde. Hindi na sana nila ito papansinin pero patuloy ito sa pagtunog. Wala na ring nagawa si Mayor Edwin kundi sagutin ang tawag ng kanyang asawa na si Julie Sanchez. Diba sinabi ko nang nasa meeting ako? Ano? Bakit pupunta ka dito sa munisipyo? O sige na, ako nang bahala. Matapos niyon ay napasandal si Mayor Edwin sa inis dahil sa pagkabitin. Nagtakip naman si Ira ng katawan gamit ang kumot. Edwin,
Mas mabuti sigurong puntahan mo na si Julie. Ayos lang naman ako mag-isa dito sa bahay. Mahirap na at baka mas makahalata siya sa atin. Noong nakaraang araw kasi, kinumpronta na niya ako doon sa peryahan. Naghihinala na siya sa atin, Edwin. Napatigil si Mayor Edwin sa kanyang narinig. Ano? Bakit hindi mo kagad nasabi sa akin ng tungkol dyan? Sumagot naman si Ira. Alam kong abala ka sa pangangampa niya. Ayaw kong mag-isip ka pa ng tungkol doon. Sige na, bumalik ka na sa munisipyo. Sinabi ko na sa iyong ayos lang ako mag-isa dito sa bahay. Napabuga ng hangin si Mayor Edwin. Sa huli ay wala na rin siyang nagawa kaya nagbihis na rin kaagad siya. Humalik pa siya kay Ira bago ito umalis para bumalik sa munisipyo kung saan nga papunta na rin ang kanyang totoong asawa. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Hindi magawang magsalita ni Gina sa huling narinig niya mula sa dalagang si Ira. Hindi siya makapaniwala sa bagay na kanyang nalaman. Napaiwas ng tingin at napabuga ito ng hangin. Ibang klase rin pala talaga tong si Mayor Sanchez. Ang buong akala ng mga taga Santa Clarita, loyal siya sa asawa niya. Sa tuwing humaharap siya sa publiko, kasama niya pati mga anak niya. Parang ang saya-saya ng pamilya nila. Tapos may kerida pala siya. Hindi nga napigilan ni Gina ang matabil niyang bibig pero agad niya itong napagtanto. Pasensya na, Ira. Nabigla lang din kasi talaga ako sa kwento mo. Kung sa bagay, gwapo rin naman kasi talaga si Mayor Edwin. Pero maganda naman ang asawa niya, di ba? Ang bata din pa nilang pareho. Paano niya nagawa yun? Paano nangyari yung sa inyo? Matipid na ngumiti si Ira. Minsan akong namasukan nakatulong sa mansyon nila. Doon ako nakilala ni Edwin. Sa loob mismo ng tahanan nila, gumawa siya ng lihim na kalokohan. Inamin niya sa akin na gusto niya ako. Kaya madalas kapag may lakad siya, gusto niya na ako ang kasama niya. Aaminin ko na nahulog rin ang loob ko sa kanya dahil sa kabaitan na pinakita niya sa akin. Pero maniwala ka, Gina. Pinilit ko pa rin umiwas dahil alam kong pamilyado siyang tao. Lalo pa at unti-unting nakakahalata ang asawa niyang si Ma'am Julie sa pagiging close namin ni Edwin. Bago pa mauwi sa malaking gulo ang lahat, pinili kong umalis na lang sa trabaho. Akala ko doon na matatapos si Edwin. Pero hindi pa rin niya ako tinigilan. Palagi siya nagpapadala ng kung ano-anong mga gamit dun sa bahay namin. Minsanan niya rin akong binibisita doon. At si Tia Linda, siya mismo ang nagtulak sa akin para tuluyang makipagrelasyon kay Edwin. Hindi na rin ako tumanggi kasi kahit paano, nagkaroon din ng puwang sa puso ko si Edwin. Siguro dahilan na rin ito ang distansya namin ni David. Maraming bagay ang pangarap ko lang noon. Pero dahil kay Edwin, isang sabi ko lang ng gusto ko nakukuha ko na. Kahit paano, naging masaya ako sa piling ni Edwin. Pero sa kabila niyon, hindi may iwasan na nandun palagi ang takot ko. Kasi nga, pinagbabawal na pag-ibig ang namamagitan sa amin. Bumalik tayo sa nakaraan. Ira, bakit ba kasi tayo nandito? E di sana nagpunta na lang tayo doon sa peryahan. Reklamo ni Feli kay Ira. Nang araw na yun ay nandoon nga silang magkakaibigan sa isang malawak na bukirin sa probinsya. Isang proyekto kasi ni Mayor Edwin Sanchez ang nagaganap doon ng mga oras na yun. Proyekto ito para ituro ang modernong paraan ng pag-aani ng palay. Sinama nga ni Ira ang kanyang mga kaibigan doon sa programa bilang suporta na rin sa kampanya ni Edwin para sa darating na eleksyon. Nagsalita pa ang kaibigan nilang si Estong. Ako, ayos lang ako dito. Sanay naman ako dito sa bukid kasi ito naman talaga ang trabaho ko noon pa man. Pero sana naman may masarap na pakain si Mayor Edwin. Sabihan mo naman siya, Ira. Diba close naman kayo ni Mayor kasi nga naging kasambay ka doon sa mansyon nila ng ilang buwan? Ngumiti lang si Ira.
Hanggang sa panahon kasi na yon ay walang kamalay-malay ang kanilang mga kaibigan sa lihim na relasyon ni Ira sa alkalde ng Santa Clarita. Nagtanong si Feli sa dalaga, "Ira, nasan pala si David? Hindi mo ba siya nasabihan?" Napaisip din si Ira. Niyaya niya rin kasi ang kanyang nobyo na si David, pero wala pa rin ito doon sa bukid. Malaya naman kasi siyang maisama ang binata dahil nga hindi naman darating doon sa programa si Mayor Edwin. Tanging mga kaalyado lang nito sa politika ang dumalo sa programa. Kasalukuyan nga silang nakikinig sa speaker ng programa na itinuturo na ang modernong pamamaraan ng pagsasaka. Pero sa kalagitnaan ng programa ay hindi inaasahan ni Ira ang pagdating doon ng isang tao. "Mga kababayan, palakpakan po natin ang isa pa sa magtuturo sa atin ng modern way of farming. Ang minamahal na asawa ni Mayor Edwin. Walang iba kundi ang First Lady na si Mrs. Julie Sanchez." Nang sandaling yon ay parabang gusto nang yayain ni Ira ang kanyang mga kaibigan na umuwi na. Pero alam din niya na sa ganong paraan ay mas lalong titindi ang hinala ng totoong asawa ng alkalde. Nagpatuloy nga ang programa at humantong sila sa aktwal na pagtatanim ng palay. Napapaiwas na lang ng tingin si Ira dahil pansin niya ang madalas na pagsulyap sa kanya ni Mrs. Sanchez hanggang sa nilapitan na nga siya nito. "Ibang klase ka rin talaga, Ira, no? Iba rin pala talaga ang suporta mo sa asawa ko." Napaiwas ng tingin si Ira. "Mrs. Sanchez, nandito lang po ako para suportahan ng programa. Suporta na rin po sa kampanya ni Mayor Edwin bilang isang kaibigan." Sarkastiko na tumawa si Mrs. Sanchez. "Bilang kaibigan? O baka naman bilang kay Rida?" Bahagyang napayuko ang dalaga. "Pasensya na po, Mrs. Sanchez. Aalis na lang po siguro kami ng mga kaibigan ko." Lumakad si Ira palapit sa kanyang mga kababata at niyaya na nga niya ang mga ito na umuwi na. Pero tila matindi talaga ang galit ng totoong asawa. Kinuha nito ang mikropono sa speaker at nagawa niyang ipahiya ang dalagang si Ira. "Alam nyo, isa rin kasi sa nakakasira ng mga pananim dito sa bukid ay ang mga peste. Kaya dapat, gumagawa rin tayo ng paraan para ipagtabuyan ang mga peste na yan. Parang ganito oh." Pilit na binuhat ni Mrs. Sanchez ang isang batsa na may lamang putik at fertilizer. Doon ay sinaboy niya ito sa dalaga. Napatigil ang lahat doon sa bukid dahil sa ginawa ng misis ng alkalde. Napuno ng putik ang halos buong katawan ng dalagang Kerida. Hindi pa doon natapos si Mrs. Sanchez. Nilapitan niya pa si Ira at hinatak ang buhok nito. Bahagya na ngang nagkagulo doon sa programa. Sakto naman at dumating doon ang binatang si Edwin. Naaktuhan niya ang mismong ginagawa sa kanyang kasintahan. Mabilis siyang tumakbo para pigilan ang mga ito. "Mrs. Sanchez, bitiwan niyo po si Ira. Tama na po yan." Para lang protektahan si Ira ay hindi pa nga sinasadya ni David na maitulak na malakas ang First Lady ng kanilang bayan. Napaupo sa lapag si Mrs. Sanchez na agad na tinulungan ng kanyang mga bodyguards. Matalim ang tingin ni David sa ginang at nangingilid pa nga ang mga luha niya sa galit. "Mrs. Sanchez, ano po bang problema ninyo? Bakit niyo po ginawa to kay Ira?" Galit na sumagot si Mrs. Sanchez. "Ang lakas ng loob mo para kausapin ako ng ganyan. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo?" Sumagot din si David. "Wala akong pakialam kung sino kayo. At wala rin kayong karapatan para manakit dito ng kahit na sino." Nang sandaling yon ay humawak si Ira sa braso ni David. "David, tama na yan. Umuwi na tayo." Hanggang sa tumawa si Mrs. Sanchez. "Bakit? Ikaw ba ang boyfriend ng babaeng yan? Mas mabuti sigurong tanungin mo na lang ang girlfriend mo kung bakit ginawa ko sa kanya ang bagay na yan." Matapos niyon ay agad na rin na tumalikod si Mrs. Sanchez at umalis. Napakuyom ang kamuo ni David sa galit. Habang si Ira naman ay tulala lang sa isang tabi matapos siyang ipahiya sa harapan ng maraming tao. Doon sa labas ng bahay nila David ay abala ang binata sa pagbomba sa poso. Nandoon din si Ira na kasalukuyang naliligo
at nililinisan ang kanyang buong katawan na napuno ng putik. Matapos maligo ng dalaga, ay inabot ni David kay Ira ang tuwalya. Habang nagpupunas si Ira ay nakita niyang seryosong nakatingin sa kanya ang binata. Hanggang sa nagsalita na nga ito. Ira, pwede mo na ba sabihin sa akin kung ano ang atraso mo kay Mrs. Sanchez? Napatigil ang dalaga at napaiwas ng tingin. Hindi na mahalaga yun, David. Lumapit pa sa kanya ang binata. Pero gusto ko pa rin malaman. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin? Nakulong ang dalaga sa mga mata ng binata. Huminga siya ng malalim. Nagawa kong magnakaw noon sa mansyon nila. Kaya nga natanggal ako dun bilang kasambahay. Napakunot ang noo ni David. Ira naman, bakit mo kasi ginawa yun? Palagi naman tayo nagkakatawagan habang nasa Maynila ako, diba? Kapag gipit ka, pwede mo akong sabihan. Kahit paano may naiipon naman akong pera at pwede kitang matulungan. Hindi mo kailangan gawin ang bagay na yun. Nagbuntong hininga si David at napatingin sa kawalan. Mabuti na lang at hindi ka nila pinakulong. Kung ganun, magpasalamat pa rin pala tayo dapat sa kanila. Nangilid ang mga luha ng dalaga dahil sa kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig. David, hindi mo naman kailangan gawin to. Hindi mo naman ako dapat tulungan palagi. Bahagyang nainis si David. Pwede bang tumigil ka na? Ano pat naging boyfriend mo ko kung hindi kita tutulungan? Ano pat minahal kita kung pababayaan lang pala kita at mag-isa sa problema? Binalot pa ni David ang tuwalya sa nilalamig na katawan ng dalaga. Sige na, dito ka lang muna. Ikukuha lang kita sa loob ng damit na pamalit mo. Lumakad si David papasok sa loob ng bahay. Sa sandaling yon ay palihim na dumaloy ang luha ng dalaga nang sundan niya ng tingin si David. Ramdam ni Ira na sobrang kinakain na siya ng konsensya dahil sa panluloko na ginagawa niya sa binata. Sa binata na nagmamahal sa kanya ng sobra-sobra. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Gina, ano ka ba? Baka mapagalitan tayo. Sambit ng dalagang si Ira. Pilit naman siyang hinahatak ng kakosa niyang si Gina. Hindi yan. Akong bahala. Close kami niyang si Warden. Hanggang sa nagawangan nilang lumapit sa isang jail officer na naroon. Si Gina pa ang naglakas loob na magtanong dito. Warden, pwede bang magtanong? May dumating na ba dito na tao na para dumalaw kay Ira? Ilang araw na kasi niyang hinihintay yung boyfriend niya eh. Sumagot naman ang babaeng jail officer. Wala pang dumadalaw sa kanya. Sige na, bumalik na kayo sa mga serda niyo. Wala na ring nagawa sina Gina at Ira, kaya bumalik na sila sa kanilang selda. Ira, bakit ba hinihintay mo si David? Siguro sabik na sabik ka na ulit siyang makita, ano? Matipid na ngumiti ang dalaga. Siyempre naman, bukod doon, may bagay pa kasi na hindi ko pa rin nasasabi sa kanya. At alam kong magiging masaya siya kapag nalaman niyang magkakababy na kami. Saglit na napatigil si Gina. Ira, seryoso ka ba? Buntis ka? Tumango naman ang dalaga at napahawak siya sa kanyang sinapupunan kung saan naroon ang dalawang buwan na magiging anak nila ng lalaking mahal niya. Bumalik tayo sa nakaraan. Nabalitaan ko ang ginawa sa'yo ni Julie. Dahil doon, nag-away patuloy kami. Ewan ko ba sa kanya? Hindi man lang niya naisip na pwedeng makasira sa kandidatura ko ang ginawa niya. Sambit ni Mayor Edwin Sanchez. Nang mga oras na yon ay nandoon nga sila sa bahay kung saan niya pinatira ang dalagang si Ira. Inabutan siya ng dalaga ng isang baso na may lamang alak. Madalas ay doon nagpapalipas ng galit si Edwin. Doon sa terasa ng kwarto ay madalas niyang pinapakalma ang kanyang sarili habang nag-iinom. Edwin, dapat hindi mo na siya inaway. Baka mas lalo lang niya akong pag-initan eh. Ngayon na wala ka dun sa mansyon,
Siguradong matinding paghihinala na naman ang nananaig sa asawa mo. Napabuntong hininga si Edwin. Ano ba? Kaya nga ako umalis doon sa bahay dahil siguradong hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako umaamin. Tapos ipagtatabuyan mo ko dito? Sumak naman si Ira. Hindi naman sa ganun, Edwin. Pero sa ganitong mga pagkakataon kasi, sa palagay ko dapat muna nating pinapalamig ang sitwasyon. Napasandal ang alkalde sa kanyang kinauupuan. Pag nanalo ulit ako sa eleksyon, siguradong mapapadalas ang pagpunta ko sa Kapitolyo sa Santa Elena. Para na rin hindi ka na makita dito ng asawa ko. Mas maganda siguro na doon na kita ikukuha ng bagong bahay sa Santa Elena. Mas magiging tago ang pagkikita natin doon kumpara dito sa Santa Clarita. Umalma naman doon si Ira. Pero ayokong umalis dito, Edwin. Kahit paano may pamilya pa rin ako dito sa Santa Clarita. Nandito ang mga kaibigan ko. Kapag hindi mo ako napupuntahan dito sa bahay, sila lang naman ang pwede kong malapitan para malibang ang sarili ko. Sumagot naman si Edwin. Wala na ako ibang maisip na paraan. Siguradong malaking gulo ang mangyayari. Oras na malaman ni Julie na nakatira ka dito sa dating bahay ng kapatid ko. Napaiwas ng tingin si Ira. Doon ay lakas loob niyang binanggit ang tumatakbo sa kanyang isipan. Edwin, napapagod na ako ng ganito. Sa totoo lang, hindi na kasi ako masaya. Tumingin ng seryoso sa kanya ang alkalde. Pwede bang diretsahin mo na ako, Ira? Makikita sa mga mata ni Ira ang matinding kaba. Edwin, gusto ko nang tapusin yung satin. Gusto kong pakawalan mo na ako. Bahagyang napabalikwa sa gulat si Ira nang ibato ni Edwin sa pader ang baso. Inuutusan mo ba ako? Ang lakas din naman talaga ng loob mong kumalas sa akin matapos kong ibigay lahat ng gusto mo. Umiwas ng tingin si Ira. Wala akong hiningi na kahit na ano sa'yo. Ikaw lang ang kusang nagbibigay sa akin. Sarkastiko na tumawa ang alkalde. Sa totoo lang, inaasahan ko rin naman yan. Kung ganun, tama nga ang hinala ko. Nung pinahiya ka ni Julie sa bukid, nandun ako. Hindi lang ako lumabas ng kotse. Napatigil si Ira sa kanyang nalaman. Muli pang tumawa si Edwin. Nakita ko yung lalaking tumulong sa'yo. Bakit, Ira? Boyfriend mo ba siya? Mabibigay niya ba lahat ng pangangailangan mo? Yung kwintas na suot mo, siya ba ang nagbigay niyan? Kaagad na hinatak ni Edwin ang kwintas sa leeg ni Ira. Edwin, ano ba? Ibalik mo sa akin yan. Napatingin ng seryoso si Edwin sa dalaga. Bakit ba kung makapagsalita ka parang sobrang mahalaga sa iyo ang kwintas na to? Hanggang sa hinagis ito ni Edwin sa kakahuyan. Nangilid ang mga luha ni Ira dahil sa ginawa ng alkalde. Hinatak pa nito ng mahigpit ang kanyang braso. Ito ang tandaan mo. Sa akin ka lang, Ira. Pilit na tinulak ni Ira ang galit na alkalde. Ano ba, Edwin? Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako. Aalis ako kung kailan ko gusto dahil hindi mo ako pag-aari. Aalis na sana ang dalaga, pero lalong tumindi ang galit ni Edwin. Mahigpit niyang hinawakan ang panga ng dalaga at sinandal pa ito sa pinto. Labis naman na nasasaktan si Ira, pero hindi niya matumbasan ang lakas ng galit na alkalde. At sino nagsabi sa'yo na hindi kita pag-aari? Wala kang karapatan na kumalas sa akin hanggat hindi ako nagsasawa sa'yo. Naiintindihan mo? At yung lalaking dumidikit sa'yo, mas mabuting lubayan ka na niya kung ayaw niyang ibaon ko siya sa hukay. Doon lang nagawang bitiwan ni Edwin si Ira at agad itong pumasok sa kwarto. Naiwan naman doon sa terasa si Ira na nangingilid ang mga luha habang balot ng matinding takot. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Hindi binigay sa akin ni Edwin ang kalayaan na hinahangad ko. Nang mga panahon na yon, pakiramdam ko nakakadena ang buong pagkatao ko. At tanging siya lang may hawak na susi para makalaya ako. Sa mga salitang binitiwan niya, doon ko na pagtanto na pag-aari na talaga niya ako.
na parang wala akong magagawa kundi ang sumunod lang sa lahat ng kagustuhan niya. Hindi makapaniwala si Gina sa kanyang mga narinig. Grabe, ganun pala kasama ang ugali nilang mag-asawa? Ang buong pagkakaalam ng Santa Clarita, mabubuti silang tao. Humawak si Gina sa kamay ni Ira. Ira, bakit hindi ka humingi ng tulong kay David? Doon ay makikita ang pagdaloy ng luha ng dalaga. Matapang si David. Kahit pa na mayor ng isang bayan ang makakabangga niya, alam kong ipaglalaban niya ang karapatan namin. Pero ayaw ko siyang madamay. Mahal na mahal ko si David at ayaw ko siyang mapahamak. Bumalik tayo sa nakaraan. Ira, ano bang problema? Pwede bang mag-usap muna tayo? Hindi yung ganito na basta mo na lang ako tatalikuran. Patuloy na sinusundan ni David ang dalagang kasintahan. Nahawakan niya pa ito sa braso. Ira, ano bang nangyayari sa'yo? Marahang tinulak ni Ira ang binata. Pwede bang wag mo na akong sundan? Bakit ba ang kulit mo? Umuwi ka na sa inyo dahil wala ka nang maaasahan sa akin. Hindi naman tumigil si David sa pagsunod sa dalaga. Pwede bang mag-usap muna tayo ng maayos? Hindi kita maintindihan eh. May nagawa ba akong kasalanan? Sabihin mo sa akin kung anong nagawa ko na kinagagalit mo. Hindi yung ganyan na pinapaisip mo ko kung ano bang pagkakamali ang nagawa ko. Galit na sumagot ang dalaga. Basta ayoko na. Huwag mo nang isipin kung anong dahilan. Basta ayoko na sayo. Gusto ko maghiwalay na tayo. Kalimutan mo na ako, David. Isa pa, ang daming ibang babae dyan na pwede mo maging girlfriend. Lalo na doon sa Maynila. Pagbalik mo doon, manligaw ka ng iba. Ibaling mo na sa ibang babae ang pagtingin mo. Tapos ako, kalimutan mo na. Ano bang mahirap doon? Huwag kang susunod sa akin, ha? Dahil kung hindi, magrereklamo na ako kay Kapitan. Hindi naman tumigil si David. Bakit ko makapagsalita ka? Parang andali lang para sa'yo nakalimutan natin ang isa't isa. Ira, alam mo, hindi kita maintindihan eh. Noong isang gabi lang dun ka pa nga sa bahay namin natulog. Tapos ngayon sasabihin mo na gusto mo na may paghiwalay? Ano bang pag-iinerte yan, babe? Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung anong problema? Para magawa ko maayos. Hindi yung ganito na break up ka agad ang gusto mong solusyon. Ira, naririnig mo ba ang sarili mo ngayon? Sa totoo lang hindi ko alam kung may inis ako o matatawa. Maglilimang taon tayo tapos sa isang iglap bibitaw ka ng walang dahilan? Ay nako, alam ko tinutopak ka lang. Inakbayan pa ni David si Ira pero agad rin itong inalis ng dalaga. Sabing wag mo na akong hahawakan. Ang kulit mo, David. Umuwi ka na nga sa inyo. Doon ay saglit na napatigil si David at ilang segundo na magkatama ang kanilang mga mata. Sakto naman at nandoon na rin sila sa harapan ng bahay ng tiyahin ni Ira. Papasok na sana ito sa loob ng pigilan nito ng binata. Sandali nga lang, Ira. Seryoso ba talaga na ipaghiwalay ka sa akin? Alam ko naman na pinagtitripan mo lang ako, di ba? Umiwas ng tingin ang dalaga. Seryoso ako, David. Ayoko na talaga. Pasensya na. Doon ay pumasok na nga sa loob ng bahay si Ira. Pero hindi pa rin tumigil ang binata. Nagsisigaw ito sa labas ng bahay. Ira! Lumabas ka muna dito! Kausapin mo naman ako! Ano bang nangyayari sa'yo? Doon sa loob ng bahay ay agad na nagtago sa kwarto si Ira. Hanggang sa lumabas na ng bahay ang tiyahin nitong si Linda. Si Linda na isa sa nakikinabang sa mga binibigay ng mayamang alkalde. Sinaway nito ang binata. David, pwede bang huwag ka mag-eskandalo dito? Ayaw na sa'yo ng pamangkin ko. Anong mahirap intindihin doon? Umalis ka na kung ayaw mong magreklamo ako sa barangay. Natahimik si David. Makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Bahagyang sumilip naman si Ira sa bintana. Doon ay nakita niya ang pagtalikod ni David at paglakad nito paalis. Nangilid ang mga luha ni Ira habang nakatingin sa papalayong lalaki na totoong nilalaman ng kanyang puso.
Isasara na sana ni Ira ang bintana nang hindi sinasadyang masagi niya ang isang maliit na kulungan ng ibon. Dahil doon ay nakawala ang isang puting kalapati at mabilis itong lumipad ng napakalayo. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Alam kong nasaktan ko si David. Para akong tanga. Kasi nakakatawa naman talaga, 'di ba? Biruin mo. 4 na taon ang relasyon namin. Tapos makikipaghiwalay ako sa kanya na walang binabanggit na dahilan. Dumaloy ang mga luha ni Ira. Pilit niya pang pinigil ang kanyang mga paghikbi. Wala akong dahilan na binanggit sa kanya. Tinalikuran ko siya ng basta-basta. Pero sa totoo lang, ginawa ko yun kasi sobrang mahal ko si David. Lumayo ako sa kanya kasi mahal na mahal ko siya. Kahit pa nga ng araw na yun, gusto ko siyang pigilan. Gusto ko siyang yakapin at ipagsigawan ang pagmamahal ko sa kanya. Pero kailangan kong gawin ang bagay na alam kong mas tama. Kasi ang nasa isip ko na lang ng mga panahon na yun, wala nang iba kundi ang kaligtasan niya. Mas gugustuhin kong ako na lang ang masaktan kaysa madamay siya sa lahat ng problema na kinasasangkutan ko. Bumalik tayo sa nakaraan. Jepoy, ano? Nakita niyo na ba ni Glenda yung pinapahanap ko? Tanong ni Ira nang magtungo siya doon sa kakahuyan sa labas ng bahay. Sumagot naman ang hardinerong si Jepoy. Hindi pa rin po, Ma'am Ira. Wala pa rin po kaming nakikitang kwintes ni Glenda eh. Sumagot naman si Ira. Maghanap lang kayo. Siguradong nandito lang yun. Dito lang siya banda hinagis ni Edwin nung nakarang araw. Nang sandaling yon ay tumulong na rin si Ira sa paghahanap. Medyo nahirapan pa nga sila dahil maputik sa dakong yon. Katatapos lang kasi ng buong araw na pag-ulan. Napansin ng dalaga na palubog na ang araw at medyo dumidilim na ang paligid. Jepoy, Glenda, bukas na lang siguro tayo ulit ng umaga maghanap. Paggabi na kasi. Tumango ang dalawang tauhan ni Ira doon sa bahay at agad na rin na pumasok sa loob. Saglit pa na naiwan sa kakahuyan si Ira. Lalakad na rin sana siya papasok sa loob ng bahay nang bigla niyang mapansin ang isang puting kalapati na dumapo sa kung saan. Napakunot ang noo ni Ira dahil para bang ito rin ang naturang kalapati na nakuha nila noon ni David sa peryahan sa bayan. Nilapitan ito ni Ira pero agad itong lumipad papalayo. Pero napatigil din kaagad si Ira nang makita niya ang isang bagay na kumikinang kung saan dumapo kanina ang puting kalapati. Nagkaroon ng malaking ngiti si Ira nang makita niya ang nawawala niyang kwintas. Ang kwintas na binigay pa sa kanya ni David. Tuwang-tuwa si Ira dahil pakiramdam niya ay tinulungan talaga siya ng puting kalapati na mahanap ito. Kaagad na rin na bumalik sa bahay ang dalaga. Makakapasok na sana siya sa loob nito nang marinig niya ang isang boses lalaki. Ira, nandito ka lang pala. Hindi maaaring magkamali ng hinala si Ira. Sa paglingon niya ay nakita niya si David na seryosong nakatingin sa kanya. Wala kasing kamalay-malay ang dalaga. Naminanmanan pala siya ng binata matapos niya ngang makipaghiwalay dito. Nang sandaling yon ay matinding kaba ang nararamdaman ni Ira para sa kaligtasan ni David. David, anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nagpunta dito. Napakunot ang noo ng binata. Pero Ira, di ba ako nga dapat ang nagtatanong sa'yo? Anong ginagawa mo dito? 2 araw na kitang hinahanap. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Hindi mo naman nasabi sa akin na namasukan ka pala ulit bilang kasambahay. Pero hindi na mahalaga yun. Gusto ko lang malaman ang totoo kaya kita hinanap. Seryoso ka ba talaga na nakikipaghiwalay ka na sa akin? Umiwas ng tingin ang dalaga. Pwede ba sa kanan natin pag-usapan yan? Umalis ka na. Hindi pwede ang bisita dito. Mapapagalitan ako ng amo ko. Hanggang sa lumabas ng pinto ang kasambahay na si Glenda. Ma'am Ira, naihanda ko na po yung pampaligo niyo doon sa banyo. Parehong napatigil ang magkasintahan sa narinig. Makikita sa mga mata ni David ang matinding pagtataka.
Ma'am Ira? Teka, naguguluhan ako. Ikaw ang amo dito? Pinagtulakan pa ni Ira ang binata. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Agad na pumasok sa loob ng bahay si Ira, pero sinundan siya ni David. Pwede bang magpaliwanag ka muna sa akin? Anong ibig sabihin nito? Hindi naman sumagot si Ira. Bagkos ay agad siyang nagtungo sa kwarto at sinarado ang pintuan nito. Naiwan naman sa labas si David at pilit na binubuksan ang pintuan. Ira, lumabas ka dyan. Harapin mo nga ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam kong niloloko mo ko. Buksan mo tong pintuan. Nakasandal naman si Ira sa pinto. Umalis ka na, David. Dahil kung hindi, magpapatawag ako ng pulis para ipadampot ka. Dahil sa galit ni David, ay nagawa niyang sirain ang doorknob at tuluyan itong nakapasok sa loob ng kwarto. David, umalis ka na. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi na nga nakapagsalita pa si David dahil sa kanyang nakita. Nakatingin ang kanyang mga mata sa dingding ng kwarto kung saan makikita ang mga litrato ni na Edwin at Ira na magkasama. Sa puntong yon ay tuluyang nasagot ang maraming tanong sa isipan ng binata. David, baka maabutan ka dito ni Edwin. Umalis ka na. Sa paglingon ni David ay makikita ang luha sa mga mata nito. Ira, baano mo nagawa sa akin to? Napayuko lang ang dalaga at napaluha na rin. Labis naman na nagdaramdam si David. Kailan pa to, Ira? Sabihin mo nga sa akin. Minahal mo ba talaga ako ng totoo? Huminga ng malalim si Ira. David, nagmamakaawa ako. Umalis ka na bago ka maabutan dito ni Edwin. Nagtanong si David. Si Mayor Edwin? Siya ba ang totoong mahal mo? Napahagulgol sa pag-iyak si Ira. Lumapit pa si David sa dalaga at tiningnan ito sa mata. Hindi mo naman siya mahal, di ba? Kasi ako ang totoong mahal mo. Tama ako, di ba? Ano, Ira? Tinatakot ka ba niya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pinagbabantaan niya ba ang buhay mo? Sumagot naman si Ira. David, mahal ko si Edwin. Si Edwin ang mahal ko, kaya lubayan mo na ako. Umalma naman si David. Hindi totoo yan. Alam kong ako ang mahal mo. Lumalayo ka sa akin kasi tinatakot ka lang niya. Tama ako, di ba? Ira, sabihin mo sa akin ang totoo. Ako naman talaga ang mahal mo, di ba? Hinatak pa ni David ang dalaga at hinalikan nito sa labi. Marahas ang naturang halik ng binata. Pilit naman na nagpumigla si Ira. David, ano ba? Umalis ka na nga, sabi, di ba? Napatigil si David at muling nagtama ang kanilang mga mata na parehong lumuluha. Hindi mo na kailangan sagutin ang tanong ko. Kasi nakikita ko sa mga mata mo ang totoo. Hinaplos ni David ang pisngi ni Ira at lalo pang napahagulgol sa pag-iyak ang dalaga. Doon ay kusang naglapat ang kanilang mga labi. Sa naturang halik ay lumabas ang lahat ng katotohanan. Katotohanan ukol sa kanilang mga nararamdaman. Sa pamamagitan ng halik ay tila ba naglaho ang matinding takot ng dalaga. Ang tanging hangad niya lang ng mga oras na yon ay ipadama sa binata na totoo ang pag-ibig niya para dito. Pareho nilang binagsak ang kanilang mga katawan sa kama. Doon ay hindi napigilang mamutawi ang isang mainit na kaganapan. Ang kaganapan na nagpapakita na sa kabila ng matinding takot ay mas nanaig pa rin ang kanilang totoong pagmamahalan. Alas 7 ng umaga nang dumating ang mayamang alkalde doon sa bahay kung saan nga niya tinatago ang dalagang kalaguyo. Wala pang mga kasambahay sa mga oras na yon dahil alas 8 ng umaga pumapasok ang mga ito. Nang makapasok si Edwin sa bahay ay dumiretso na nga ito sa kwarto. Saglit pa siyang nagtaka nang makitang sira ang doorknob sa kwarto ni Ira.
dahan-dahan ay binuksan ng alkalde ang pintuan at doon ay napatigil siya sa nakita ng kanyang mga mata. Nakita niya doon sa kama ang dalawang tao na magkayakap habang natutulog. Pareho pa ngang walang saplot sa katawan ang dalawang tao na totoong nagmamahalan. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Anong nangyari? Nagwala ba si Mayor Edwin? Binaril niya ba kayong dalawa ni David? Ira, ituloy mo na. Nagsuntukan ba sina David at Mayor Edwin nang mahuli kayo? Kinakabahan na tanong ni Gina. Sumagot naman si Ira. Matindi ang galit ni Edwin. Alam kong anumang oras, pwede niyang mapatay si David. Pero bago niya pa magawa yun, pinagtabuyan ko na si David paalis. Gusto niya pangang isama ako paalis pero alam kong hindi naman papayag si Edwin. Kaya na makaalis si David, ako ang sumalo ng lahat ng galit ni Edwin. Bumalik tayo sa nakaraan. Edwin, maniwala ka sa akin. Nakipaghiwalay na ako kay David katulad ng gusto mo. Paniwalaan mo naman ako. Pagmamakaawa ni Ira habang mahigpit siyang hawak sa braso ni Edwin. Matindi ang takot ng dalaga dahil nakikita niya sa mga mata ng alkalde na matindi ang galit nito na unang beses pa lamang niyang nakita. Nakipaghiwalay? Ginagago mo ba ako? Ano yung nakita ko kanina? May nangyari sa inyo ng lalaking yun. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na iniiwasan mo na siya? Hindi ako tanga, Ira! Matindi ang pagluha ng dalaga habang nagmamakaawa. Maniwala ka sa akin, Edwin. Siya ang mismong nagpunta dito. Pilit ko siyang pinagtabuyan pero pinilit niya ding makapasok sa bahay. Nagawa niyang sirain ang pintuan kaya nga nagawa niyang makapasok. Edwin, ikaw ang mahal ko at hindi si David. Yung nangyari, hindi ko sinasadya. Lalong naging matalim ang tingin ng mayamang alkalde. Yung nangyari sa inyo, pinilit ka lang ba niya? Saglit na napatigil ang dalaga at hindi niya nagawang sumagot. Galit siyang tinanong ni Edwin. Sagutin mo ang tanong ko. Pinilit ka lang ba ng lalaking yun na may mangyari sa inyo? Sumagot na rin naman na ang dalaga. Hindi. Ginusto ko ang nangyari. Patawarin mo ko, Edwin. Ginusto ko ang nangyari sa amin ni David. Isang malakas na sampal ang binigay ni Edwin kay Ira. Napadapa sa lapag ang dalaga dahil sa lakas nito. Dinuro pa siya ng alkalde. Hindi totoo yan. Alam ko na pinilit ka lang niya sa nangyari. Hinatak ni Edwin ang buhok ni Ira at muli itong sinampal. Doon ay sunod-sunod ang pananakit na inabot ng dalaga sa alkalde ng Santa Clarita. Halos hirap na ngang huminga si Ira pero hindi pa rin siya tinitigilan ni Edwin. Nagawa pa siyang hatakin nito at binangga sa kabinet. Doon lang tumigil si Edwin sa pananakit sa dalagang kalaguyo. Dumudugo ang labi ni Ira at makikita ang maraming sugat at pasa sa kanyang katawan. Sa itsura ni Ira ay makikita na matindi ang sinapit nito sa alkalde. Tatawagan ko ang Tia Linda mo. Siya ang magpupunta sa presinto at palalabasin yung ginahasa ka ng lalaking yun. Ipapakulong ko siya. Ewan ko na lang kung magawa pa niyang lapitan ka. Matapos niyon ay agad na rin na umalis si Edwin. Napayakap na lamang sa mga tuhod si Ira at matinding hagulgol na pag-iyak ang kanyang naranasan. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Sa puntong yun, nangyari ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ko kay David. Nagawa kong idiin ang lalaking mahal ko sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Inutos ni Edwin sa mga pulis na damputin at ikulong si David. Yung mga sugat at pasana na natamo ko kay Edwin, ginamit para lalong madiin si David sa kaso. Doon sa korte, pilit na tinanggi ni David na ginahasa niya ako. Pinagtiinan niyang may namamagitan sa amin. Kasi yun naman talaga ang totoo. Huminga ng malalim si Ira. Nagtanong naman si Gina. Nanalo ba si David sa kaso?
Doon ay makikita ang pangingilid ng mga luha ng dalaga. Ako sana ang paraan para mapawalang bisa ang sinampang kaso sa kanya. Pero tinanggi ko lahat ng mga sinabi niya. Noong ako ang tinanong, sinabi kong walang namamagitan sa amin. Tinalikuran ko si David. Tinalikuran ko ang lalaking nagmahal sa akin ng sobra. Jane, sobrang kinakain ako ng konsensya ng mga oras na yun. Lalo pa sa tuwing nagtatama ang mga mata namin ni David doon sa korte. Sa mga mata niya, nakikita ko yung matinding lungkot na nararamdaman niya. Nakikita ko sa mga mata niya na labis siyang nasaktan sa ginawa kong pagtalikod sa kanya. Dumaloy pa ang luha ni Ira at agad din niya itong pinahid. Bumalik tayo sa nakaraan. Hintayin mo na lang dito si Mr. David de la Cruz. Ipapatawag na lang namin siya. Sambit ng isang jail officer sa dalagang si Ira. Nang araw na yon ay gumawa talaga ng paraan ang dalaga para madalaw sa bilangguan ang binatang si David. Nagsinungaling na nga lang siya kay Edwin at sinabing pupuntahan niya ang mga kamag-anak sa Karatig probinsya. Doon nga sa visitors area ay nakaupo lang si Ira. Dala niya ang mga pagkain na hinanda niya para kay David. Sinong naghahanap sa akin? Tanong ni David sa jail officer na nagsundo sa kanya sa selda. Hanggang sa tinurungan nito ang isang babae na nasa isang dako. Napatigil si David. Hindi niya rin inaasahan na makikita niya ang dalaga na naging dahilan para siya ay mabilanggo. Ilang segundo na nagtama ang kanilang mga mata bago lumakad palapit doon si David. Huminga ng malalim si Ira at agad na binasag ang katahimikan. May dala pala akong mga pagkain para sa iyo. Alam ko kasing paborito mo to kaya nagpatulong ako kay Feli na magluto. Habang nilalabas ni Ira ang pagkain sa basket, ay nakatingin lang sa kanya ng seryoso ang binata. Tila hindi naman magawang tumingin dito ng dalaga. Alam ni Ira na malaki ang galit sa kanya ni David. Sa katunayan ay nagbaka sakali nga lang siya. Naharapin siya ng lalaking kasintahan. Pero inaasahan talaga niya na hindi siya nito haharapin o kakausapin. Gayunpaman ay napatigil si Ira nang hawakan ni David ang kanyang isang kamay na nasa mesa. Napatingin si Ira sa binata at nakita niya ang pagngiti nito sa kanya kasabay ng pangingilid ng mga luha. Mabuti na lang at nagpunta ka dito. Masaya akong makita ka, Ira. Malayo sa inaasahan ng dalaga ang naging pakitungo sa kanya ni David. Sa pinakita nito ay tila mas lalong nadurog ang kanyang puso. Makikita na rin ang pangingilid ng luha ng dalaga. Hindi niya magawang magsalita. Muling ngumiti si David. Mabuti naman at gumaling ng mga sugat at pasamo. Doon ay hindi na nga napigil ang pagdaloy ng mga luha ni Ira. David, patawarin mo ko. Sumagot naman si David. Aaminin ko na nasaktan naman talaga ako sa nangyari. Nasaktan ako kasi nagawa mong magsinungaling sa akin. Nasaktan ako kasi pakiramdam ko tinalikuran mo ko. Nasaktan ako kasi eto ko ngayon. Nakabilanggo. Pero lahat ng yun kaya kong tanggapin, Ira. Alam mo ba kung ano yung nahirapan akong tanggapin? Alam mo ba kung saan ako pinakanasaktan? Yun ay nung tinanggi mo ang namamagitan sa atin. Yun tinanggi mo mismo sa harapan kong pagmamahalan natin. Lalo lang napahagulgol sa pag-iyak si Ira. Patawad. Patawarin mo ko, David. Muling humawak si David sa kamay ni Ira. Tahan na. Hindi na ako galit. Makita lang kita ngayon na wala na ang galit ko. Siguro ganun lang talaga kita kamahal. Kaya hindi ko magawang magalit sa'yo ng matagal. Kahit paano ngayon, pinaparamdam mo sa akin na nagsinungaling ka lang doon sa korte. Kahit na hindi mo na aminin sa kanilang totoo. Ang malaga, mas alam ko kung ano ang totoo sa ating dalawa. Alam ko na sa loob ng 4 na taon, tunay na minahal mo ko.
Huwag ka na rin magalit sa sarili mo. Kasi mas gugustuhin ko ng ganito. Mas gugustuhin kong makulong kung ito lang ang paraan para matigil ng pananakit sa'yo ni Mayor Edwin. Pilit na nagsalita si Ira. Pero David, hindi tama to. Makikiusap ako kay Edwin na iatras ang kaso sa'yo. Gagawa ako ng paraan. Umalma naman doon si David. Ira, tama na. Baka saktan ka lang ulit niya. Oras na mangyari yun. Parang baliwala ng pagkabilanggo ko. Ayos lang naman ako dito eh. Huwag mo na ako intindihin. Pero habang nandito ako sa loob, gusto ko sana na mangako ka sa akin. Gusto kong ipangako mo na hindi mo nahahayaan na saktan ka ulit ni Edwin. Kasi oras na hinayaan mo saktan ka ulit niya. Sige ka. Magagalit na talaga ako sa iyo. May papangako mo ba sa akin yun? Napatingin si Ira sa mga mata ni David at kitang-kita niya ang sinseridad sa pagkataon nito. Magkahawak na mahigpit ang kanilang mga kamay na nakapatong sa mesa. Parehong dumadaloy ang luha sa kanilang mga mata. Tumango ang dalaga na nagbigay naman ng kapanatagan sa binata na nagmamahal sa kanya ng sobra. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Mabilis ang pagtakbo nila Gina at Ira matapos silang habulin ng mga babaeng kakosa doon sa bilangguan. Sigurado sila na si Ira muli ang gustong saktan ng mga ito. Gina, lumagpas na tayo sa selda natin. San tayo pupunta nito? Kinakabahan na tanong ni Ira. Hawak ni Gina ang kanyang kamay. Halika, dito tayo. Bilisan mo na dyan na sila. Muli silang tumakbo at hindi na nga nila alam kung saan sila patungo. Alas 10 na ng gabi ng mga oras na yon, kaya sarado na ang halos lahat ng selda. Hanggang sa isang babae ang tumawag sa kanila. Tara dito. Dito kayo magtago sa selda ko. Ligtas kayo dito. Sa sobrang desperado nila Gina at Ira ay nagtiwala na nga sila sa naturang babae. Madilim sa selda na kanilang pinasukan. Nasa pinakasulok ito, kung kaya't malabo nga silang makita doon na mga humahabol sa kanila. Matinding hingal ang namutawi sa dalawa. Ako pala si Karen. Uminom muna kayo ng tubig. Sumagot naman si Ira. Maraming salamat, Karen. Nakahinga rin ng maluwag sina Ira at Gina nang lumagpas na nga ang mga babae na sa kanila ay humahabol. Ira, bakit ba ayaw ka nilang tigilan? Ano ba ang galit nila sa'yo? Hindi lang naman ikaw ang may kaso na murder dito sa Bilibid. Sambit ni Gina. Nagbuntong hininga si Ira. Hindi ko rin alam. Muli pang nagsalita si Gina. Ang nakakapagtaka pa, humingi tayo ng tulong sa mga jail officers. Pero hindi man lang tayo nila pinakinggan. Hanggang sa sumagot na nga ang kasama nilang si Karen. Matindi talaga ang galit sa iyo ng asawa ni Mayor Edwin. Si Julie Sanchez. Siya ang may pakana ng lahat. Napatigil sina Ira at Gina sa kanilang narinig. Nagpatuloy pa si Karen. Bago ka pa man makapasok dito, Ira, binayaran na niya ang ilan nating kakosa para guluhin ka. Para saktan ka nila. Pati ang mga jail officer. Inutusan niya na huwag kang tutulungan. Napayuko si Ira at doon ay naiintindihan din niya ang lahat. Bumalik tayo sa nakaraan. Gusto ko makausap si Mayor Sanchez. Sambit ni Ira na magpunta siya sa munisipyo. Kahit pa nga na delikado ay desperado na siya ng mga oras na yon. Ira, ano bang ginagawa mo dito? Papunta na dito ang asawa ko. Galit na sabi ni Edwin na agad hinatak ang dalaga papunta sa dulo ng hallway kung saan walang tao. Lumuluha si Ira na nagmakaawa sa alkalde. Edwin, iatras mo na ang kaso kay David. Palayain mo na siya. Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkamali, Edwin. Napakunot ang noo ni Edwin. Talaga bang ipapamukha mo ang panlulukong ginawa mo sa akin? Sumagot naman si Ira.
Oo. Niloko kita. Kasi si David ang totoong mahal ko. Kasi nahirapan akong iwasan siya. Kasi mahal na mahal ko si David. Pero hindi pa naman tapos ang sa atin, di ba? Kahit paano, may pagmamahal pa rin ako nararamdaman para sa'yo. Edwin, palayain mo na si David. Pinapangako ko na lalayo na ako sa kanya. Ayokong masira ang pangarap niya nang dahil sa akin. Oras na makalaya siya. Babalik na siya ng Maynila. May iwan ako dito sa Santa Clarita. At katulad noon, pag-aari mo pa rin ako. Handa pa rin akong sundin lahat ng gusto mo. Pero si David, huwag na natin siyang idamay. Edwin, walang kasalanan si David. Nagawa pang lumuhod ni Ira sa harapan ng mayamang alkalde. Edwin, nagmamakaawa ako. Palayain mo na si David. Wala siyang kasalanan. Umirap si Edwin at agad nang tinalikuran ang dalaga. Naiwan naman doon sa dulo ng hallway si Ira na nakaluhod at hagulgol na umiiyak. Lingid sa kanyang kaalaman ay isang tao ang nakarinig sa pagmamakaawa niya kay Edwin. Ito ay walang iba kundi ang asawa ng alkalde na si Julie Sanchez. Lumabas ito mula sa hagdan na kanyang pinagtaguan. Napatigil si Ira sa pagtama ng kanilang mga mata. Ang lakas din talaga ng loob mo na magpunta dito, ano? Pinahid ni Ira ang kanyang mga luha at pilit na pinatahan ang sarili. Pasensya na po. Aalis na po ako. Muli pang nagsalita si Mrs. Sanchez. Narinig ko lahat ng gusto mong mangyari. Narinig ko ang pagmamakaawa mo sa asawa ko. Tumayo naman na si Ira para umalis. Ira, kung hindi ibibigay ni Edwin ang hiling mo, ako kaya ko. Napatigil si Ira sa kanyang narinig. Tutulungan kong makalabas sa kulungan ang nobyo mo. Pero oras na makalabas siya, gusto ko na umalis na kayo dito sa Santa Clarita. At wag nang babalik pa kahit kailan. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Pwede tayong magsumbong sa head ng bilibid. Ireklamo natin ang ginagawa ni Mrs. Sanchez. Sambit ni Gina. Sumagot naman ang kakosa nilang si Karen. Wala tayong magagawa. Nakalimutan niyo na ba? Ang pamilya Sanchez ang pinakamakapangyarihan dito sa Santa Clarita. Kahit kanino kayo lumapit, siguradong hindi kayo matutulungan. Hawak nilang batas. At gigipitin nila kahit sinong tao ang gusto nilang gipitin. Katulad ko, si Mayor Edwin ang nagpakulong sa akin. Dati akong empleyado sa munisipyo. Inalmahan ko ang pagpapali sa mga magsasaka sa lupain na sinasaka nila. Bumangga ako sa pamilya Sanchez. Pero heto ang kinabagsakan ko. Pinalabas nilang kalaban ako ng gobyerno. Tahimik lang si Ira ng mga oras na yon. Natatandaan kasi niya ang itsura ni Karen dahil nakita na niya ito minsan na sinuhulan ni Edwin ng pera. Nagsalita naman si Gina. Wala na bang ibang paraan? Sumagot naman si Karen. Ang eleksyon sana ang paraan. Pero nakikita niyo naman kung paanong nilalaso nila ang utak ng mga taga Santa Clarita. Tumayo si Karen at may nilabas itong mga sulat. Inabot niya ito sa dalawa. Halatang nagtatanong naman ang mga mata nito. Yung fiancé ko na nasa labas? Palihim kaming nakakapagpalitan ng sulat. Hanggat Sanchez sa mga namamahala dito sa Santa Clarita, wala tayong ibang paraan kundi ang tumakas. Napatigil sina Ira at Gina sa kanilang narinig, pero doon ay labis din silang napaisip. Bumalik tayo sa nakaraan. Nagmamadali si David sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit doon sa kanilang bahay. Matapos kasi ang tulong na binigay ni Mrs. Sanchez, ay agad ring nakalaya ang binata mula sa bilangguan. Hanggang sa pumasok doon sa kwarto ang kanyang nanay. David, nandyan na sa labas si Ira. Agad na rin na lumabas ng bahay si David. Doon ay nakita na nga niya si Ira na dala rin ang mga gamit nito.
naluluha silang pareho na niyakap pa ng mahigpit ang isa't isa. Bago pa sila umalis ay nagpaalam pa ang ina ng binata. David, Ira, tumawag ka agad kayo kapag nakarating na kayo ng Maynila. At mas mabuti sigurong wag na muna kayong babalik dito sa Santa Clarita ng ilang taon. Doon na kayo manirahan. Bumuo kayo ng pamilya ninyo. Basta nasisiguro ko magiging masaya kayo kasi alam naming lahat na nagmamahalan kayo ng totoo. Hinawakan ni David ng mahigpit ang isang kamay ni Ira at agad na nga silang umalis. Doon sa highway palabas sa bayan ng Santa Clarita ay naghintay nga ang magkasintahan sa daraan na bus na maghahatid sa kanila papuntang Maynila. Hating gabi ng mga oras na yon, pero umaasa pa rin sila na may daraan na bus hanggang sa natanaw nilang pareho ang ilaw ng sasakyan na parating. Malakas ang kabog ng dibdib ng dalaga sa nakita. David, sasakyan ni Edwin ang parating. Hindi alam ng dalawa ang kanilang gagawin. Agad silang tumakbo sa gitna ng kalsada pero mabilis silang naharang ng naturang kotse. Lumabas mula doon ang galit na alkalde. Edwin, palayain mo na kami ni David. Gusto na naming mamuhay ng tahimik. Hindi sumagot si Edwin. Bagkos ay agad nitong sinugod si David. Makailang beses itong sinuntok ng mayamang alkalde. Gustuhin man ni David ang lumaban, pero nakatutok sa kanila ang baril na hawak ng isang tauhan ni Edwin. Labis naman ang pagmamakaawa ni Ira. Edwin, tama na. Tigilan mo na kami. Tigilan mo na si David. Pilit pang pumigil ang dalaga pero naitulak siya ng malakas ni Edwin. Napadapa sa lapag si Ira. Sa muli niyang paglingon kay David ay nakahiga na ito sa gitna ng kalsada at iniinda ang kalupitan na sinapit niya sa alkalde. Napahagulgol na lang sa pag-iyak si Ira at wala siyang magawa para tulungan ang kasintahan. Ira, tumayo ka nga dyan. Hinatak ni Edwin patayo ang dalaga. Paano mo nagawa sa akin to? Tatakas ka at sasama sa lalaking yan? Pilit na sumagot si Ira. Kung hindi mo ko kayang palayain, kahit si David na lang. Hanggang sa dumating pa nga ang isang kotse sa dakong yon. Lumabas mula doon ang misis ng alkalde na si Julie. Kaagad nitong hinatak ang buhok ng dalaga. Walang hiya ka, talagang babae ka. Talaga bang hindi mo titigilan ang asawa ko? Makailang beses na sinampal ni Julie si Ira. Makikita doon ang matinding galit ni Julie. Hanggang sa hinarap nito ang kanyang mister. Ako ang nagpalaya kay David. Dahil gusto kong mawala na sila sa buhay natin. Tapos malalaman ko na pipigilan mo ang pag-alis ng babaeng yan. Patawarin mo ko, Edwin. Pero isa na lang ang naisip kong paraan para matahimik tayo. Kaagad na inagaw ni Julie ang baril sa kanilang tauhan. Tinutok niya ito sa dalagang si Ira at umalingaw-ngaw nga ang tatlong putok ng baril. Napapikit na lamang si Ira at ramdam niya ang mabigat na kung ano sa kanyang katawan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya si David na sinalo ang mga bala na dapat ay para sa kanya. David? Sa tatlong tama ng baril na natamo nito ay agad silang napaupo ni Ira sa lapag. Edwin, may tama si David. Dalhin natin siya sa ospital. David, huwag kang bibitaw. Lumaban ka. Edwin, tulungan mo kami. Tulungan natin si David. Tulala lang ang mayamang mag-asawa. Hinatak ni Edwin ang kanyang misis at tinalikuran nila ang magkasintahan. Umalis ang mga ito sa kabila ng tulong na hinihingi ng dalaga. At kasabay din niyon ay ang tuluyan na pagpikit ng mga mata ng binata. Doon sa gitna ng madilim na kalsada, habang mahigpit na yakap ang lalaking mahal niya, ay maririnig ang matinding paghihinagpis ng dalaga. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Alas 6 ng umaga ay nagising na ang dalagang si Ira doon sa kanilang selda. Ramdam niya ang pagtama ng sinag ng araw sa kanyang balat. Sa pagbangon ni Ira, ay napatingin siya sa bintana. Nakita niya na nakadapo doon ang isang puting kalapati.
dahan-dahan niya itong nilapitan habang nangigilid ang kanyang mga luha. David? Nagkaroon ng matamis na ngiti sa kanyang labi nang mas lumapit din sa kanya ang puting kalapati. Doon ay tuluyang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya magawang alisin ang mga mata niya sa naturang ibon. Tila ba nakikita niya sa mga mata ng kalapati na masaya ito sa kalayaan na tinatamasa. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Gina. Ira, anong ginagawa mo dyan? Tuluyang lumipad ang puting kalapati. Doon sa bintana ay pinagmasdan pa ng dalaga ang matayog na lipad nito. Sumasabay ang lipad nito sa magandang sikat ng araw ng umagang yon. Ira, anong tinitingnan mo dyan? Nakangiti habang lumuluha na lumingon si Ira kay Gina. Gina, si David. Binisita na ako ni David. Nakita kong masaya na siya. Nangilid ang mga luha ni Gina. Doon ay niyakap niya ng mahigpit ang nagluluksa niyang kaibigan. Ira, talon na! Bilisan mo! Utos ni Karen. Sa pagtalon ni Ira mula sa mataas na bakod, ay agad nga siyang tinulungan nila Gina at Karen na tumayo. Nang gabing yon ay tinuloy nga ng tatlong magkakaibigan ang kanilang plano na pagtaka sa bilangguan. Sa mga oras na yon ay nagawa nga nilang makalabas sa bilibid. Karen, nasaan yung fiancé mo? Akala ko ba siyang magsusundo sa atin dito? Natatarantang tanong ni Gina. Ilang saglit pa ay nakita na nga nila ang pagdating ng isang lumang kotse. Nang bumaba ang nagmamaneho nito na si Dylan, ay agad nitong niyakap ang kasintahan na si Karen. Halina kayo, umalis na tayo dito. Mabilis nga silang sumakay sa lumang kotse na kanilang gagamitin para iwanan ang bayan ng Santa Clarita. Gina, ituro mo ang daan papunta sa inyo para masundo natin ang mag-ama mo. Tinuro nga ni Gina ang daan patungo sa tahanan nilang mag-asawa. Hanggang sa nagsalita si Ira na kanina pang nananahimik. Karen, ibaba niyo ako dyan sa tabi. Napatigil si Karen at inalmahan ito. Pero Ira, saan ka pupunta? Huminga ng malalim si Ira. Basta ibaba niyo muna ako. Wala na rin silang nagawa kundi ihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Agad na bumaba ang dalaga. Nagtanong naman si Karen. Ira, ano ka ba? Hindi ka ba sasama sa amin? Delikado para sa ating tatlong manatili dito sa Santa Clarita. Sumagot naman si Ira. Sasama pa rin ako na umalis. May babalikan lang ako saglit dito sa bayan na to. Magkita na lang tayo mamaya doon sa daan na palabas dito sa probinsya. Hindi na nga nila napigilan si Ira at agad itong lumakad paalis. Malalim ang paghinga ng dalaga at nandoon ang pagdaloy ng kanyang mga luha na dulot ng matinding galit. Galit sa mga taong dahilan ng pagkasira ng buhay nila ng kanyang kasintahan. Doon sa mansyon na pag-aari ng alkalde ng bayan ng Santa Clarita ay masayang nagmemeryenda sa hating gabi ang mag-asawang sina Edwin at Julie. Palpak na naman ang matauhan mo. Hanggang ngayon, buhay pa rin si Ira doon sa kulungan. Huwag ko lang talaga malalaman na ikaw ang nagpapapigil na ipatumba siya. Sambit ni Julie. Bahagyang tumawa si Edwin. Sinabi ko naman na sa'yo, diba? Wala na akong pakialam sa kanya. Kaya mas magandang kalimutan na natin siya. Matapos kasi na mapatay ni Julie si David, ay si Ira pa rin ang sumalo ng lahat ng kasalanan. Dahil sa kapangyarihan na meron ng pamilya Sanchez, ay nagawa nilang baliktarin ng katotohanan. Pinalabas nila na si Ira ang totoong pumatay sa kasintahan nito. Patunay ito na sadyang hawak ng pamilya Sanchez ang batas sa bayan na kanilang pinamumunuan. Sandali lang, magpapakuha ako ng maiinom natin ha. Sambit ni Julie na agad pumasok sa loob ng bahay. Naiwan naman na mag-isa na nakaupo doon sa balkonahe ang alkalde.
Ilang saglit pa ay bumalik na rin ang kanyang misis at minasahe pa nito ang kanyang balikat. Ohan, nasaan na pala yung pinakuha mong alak? Tanong ni Edwin hanggang sa nakita niyang palapit sa kanya si Julie. Doon ay nagtaka si Edwin sa kung sino ang tao na nasa kanyang likuran at nakahawak sa kanyang balikat. Napatili ng malakas si Julie nang makita niya ang isang tao sa likuran ng kanyang mister. May hawak itong patalim na nakatutok sa leeg ni Edwin. At ito nga ay walang iba kundi ang inalipustang si Ira. Matindi ang takot ni Edwin ng mga oras na yon. Ira, bitiwan mo ang patalim na yan. Pag-usapan natin to. Seryoso na sumagot si Ira. Huwag kang magsalita. Dahil hindi ikaw ang gusto kong makausap. Gusto kong makausap ang taong pumatay kay David. Napako sa kinatatayuan si Julie na magtama ang mga mata nila ni Ira. Walang hustisya ang bayan na to nang dahil sa inyong mag-asawa. Kung hindi ko makukuha ang hustisya mula sa gobyerno, pwes ako mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon ng hustisya ang pagkawala ng taong mahal ko. Napaluha sa takot si Julie. Bitiwan mo ang asawa ko. Bitiwan mo si Edwin. Makikita sa mga mata ni Ira ang matinding galit ng mga oras na yon. Alam mo ba nang gabing yon, paalis na kami ni David. Bubuo na sana kami ng panibagong pangarap doon sa Maynila. Alam mo din ba na magkakaanak na kami ni David? Bubuo na rin sana kami ng masayang pamilya. Malayo sa malagim na bayan na to. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Julie. Patawarin mo ko, Ira. Hindi ko alam. Nagpatuloy naman si Ira. Marami ka talagang hindi alam, Mrs. Sanchez. Pero isa na lang ang hindi mo pa nalalaman. Isa na lang ang itatanong ko sa iyo. Alam mo ba ang pakiramdam na mawala sa iyo ang taong mahal mo sa buhay? Huminga ng malalim ang dalaga. Pwes, ipaparamdam ko sa iyo. Dumaloy ang mga luha ni Ira at kasabay din niyon ay ang pagdanak ng dugo mula sa lalaking sumira sa kanyang pagkatao. Napahawak sa bibig at nanlaki ang mga mata ni Julie dahil sa ginawa ng dalaga. Buong tapang na tiningnan ito ni Ira. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam. Ngayon, patas na tayo. Tumalikod si Ira at agad nang lumakad paalis. Doon sa mansyon ng pamilya Sanchez ay matinding paghihinagpis ang namutawi sa asawa ng alkalde. Sa gabing yon ay tuluyang natapos ang kasakiman ni Edwin Sanchez. At sa gabing yon ay tuluyan ding nilisan ni Ira ang bayan ng Santa Clarita. Bumalik tayo sa nakaraan. Ira, isang taon na lang makakatapos na ako ng pag-aaral. Tapos makakapagtrabaho na ako. Mahigpit pa na niyakap ni David mula sa likuran ng dalaga. Pareho silang nakatanaw sa malawak na bukirin doon sa probinsya ng Santa Clarita. Malaki ang ngiti ni Ira nang harapin niya ang binatang kasintahan. Masaya rin siya sa kinakaharap nitong tagumpay sa buhay. Masaya ako para sa iyo, David. Alam kong nagsikap ka talaga sa pag-aaral. Masaya ako na matutupad mo na mga pangarap mo. Hinawakan ni David ang mga kamay ng dalaga at tiningnan ito sa mata. Anong pangarap ko? Hindi ko lang basta pangarap yun. Pangarap natin dalawa. Ira, kasama ka palagi sa mga pangarap ko sa buhay. Kaya kung ano man ang mararating ko, palagi kang kasama doon. Kasi mahal na mahal kita. Nangilid ang mga luha ni Ira sa mga sinabi ng binata. Nagpatuloy pa si David sa kanyang sinasabi. Nasabi mo kahapon sa akin na plano kang ipasok ng Tia Lindo mo doon sa mansyon ng pamilya Sanchez. Pero kapag nagkaroon ako ng magandang trabaho, hindi mo na kailangang magsilbi sa ibang pamilya. Kasi yung mabubuo natin pamilya, yun ang tanging pagsisilbihan lang natin pareho. Pangako ko yan sa'yo. Tuluyang dumaloy ang mga luha ni Ira at napayakap pa nga siya ng mahigpit sa lalaking minamahal niya ng sobra.
pumunta tayo sa kasalukuyan. Sa loob nga ng 8 oras na biyahe ay namulat ang mga mata ni Ira sa panibagong probinsya. Pasikat na ang araw ng mga oras na yon at binabaybay pa rin nila ang isang kalsada. Nakikita niya ang malawak na bukirin sa kanyang kanan habang dagat naman ang nasa kaliwa. Hindi nalalayo ang itsura nito sa bayan ng Santa Clarita. Pero hangad ni Ira na sa naturang probinsya ay mananaig na ang kapayapaan sa kanyang buhay. Ang kapayapaan na hindi man pinaranas ng tadhana sa buhay nila ni David, pero handa si Ira na gawin ang lahat para iparanas ito sa bata na nasa kanyang sinapupunan, ang bata na naging bunga ng isang totoong pagmamahalan. 10 taon ang nakalipas ay nanirahan nga sa isang napakalayong probinsya ang magkakaibigan na sina Karen, Gina at Ira. Doon sa naturang probinsya ay nagbukas sila ng karinderya sa tabi ng kalsada. Sa kasalukuyan ay ito ang bumubuhay sa kani-kanilang mga pamilya. Umaga ng mga oras na yon at tulong-tulong nga ang magkakaibigan dahil sa dami ng taong kumakain sa kanilang karinderya. Ira, nasaan na ba si Dave? Tawagin mo na siya at para sumabay na siya kumain dito kila Vince at Daisy. Sambit ni Karen. Sina Vince at Daisy ay ang mga anak naman nila Karen at Gina. Sumagot si Ira. Hay naku, siguradong tulog pa ang batang yun. Sandali at gigisingin ko na. Kaagad nga na pumasok sa loob ng bahay ang 34 anyos na si Ira. Sa pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya nagising na ang kanyang anak. Dave, bakit ba hindi ka pa bumababa doon? Mag-almusal ka na at baka mahuli ka pa sa eskwela. Sumenyas ang batang lalaki na huwag itong maingay. Mama, huwag ka pong maingay. Hinihintay ko po na pumasok tong ibon dito sa kwarto para mahuli ko. Napatingin sa bintana si Ira at doon ay nakita niyang nakadapo ang isang puting kalapati. Anak, hindi mo dapat hinuhuli yan. Babalik at babalik naman siya dito sa atin. Kasi alam mo, binabantayan niya tayo. Hanggang sa lumipad na nga ang naturang ibon, nagtungo naman doon sa bintana ang mag-ina at parehong malaki ang kanilang mga ngiti habang pinagmamasdan ang matayog na lipad ng puting kalapati. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.